Sulat hapon, kanji marker, assessment 503. Halina't samahan niyo na ako mga madam at mga sir sa pagbigay ng mga simpleng assessment reading, gabay at payo base dito sa mga sign ng kasamahan natin kung saan pinasa ni sir sa akin para madagdagan ang inyong kaalaman pagdating sa pag-treasure hunting. Pero bago pala natin ituloy ang lahat, sana huwag makalimot. Maraming salamat sa inyong lahat mga madam at mga sir. Ganon din dito. Maraming salamat ulit sa inyong lahat mga madam at mga sir. Ngayon, umpisahan na natin. Lalo na sa may-ari ng mga sign na ito. Makinig kang maigi sir. Dahil isa-isahin natin ito. Bubusisihin kung anong ibig sabihin ng mga markang ito. Dito tayo mag-umpisa. Napanood nyo naman sa naunang video mga katits na klaro talaga ang apat na marka na ito. Isa, guhita natin, dalawa, tatlo, at apat. Base sa tinuro sa akin ng mentor ko, ang ganitong klaseng mga marka o literal talaga na pagka-engrave. Dito mauna magbasa sa baba mga katiits, bantayan ninyo yan. Ang pangalawa, dito sa taas. Ang pangatlo, balik ka uli sa pinaka baba. Pabaliktad mga katiits. Ang pangapat, dito ka na sa taas or dito ka na sa taas. Ibig sabihin, paganyan ang pagbasa, pababa, paakyat sa taas. Hindi tulad sa atin na ganyan ang pagbasa, papunta sa dulo, sa kanila, pabaliktad mga katiits, simula dito sa baba, paganyan at pabalik sa taas. Ngayon, dito tayo mag-umpisa. Kung mapapansin ninyo, parang may letter B or boy na naka-engrave. Isulat muna natin. Ayan, para klaro. Pero mayroon pa siyang mga guhit dito. Ang ibig sabihin nito, sir, sa markang ito, literal na marka talaga, lugar o bearing line ang pinutukoy nito, sir. Sinasabi niyang puntahan mo ang northeast area. Simula sa batong ito, northeast area ang tinutukoy niyang lugar. Kaya gumamit ka ng kumpas dito sa mismong ibabaw ng batong ito. Puntiryahin mo ang northeast area. Ayan ang meaning sa pagka-engrave na ito. Subalit, may another counter meaning din or dagdag pa siya. Sa northeast area, pangalawa, ito yung una at ang pangalawa, meron daw mga nakatira sa lugar na yon. At ang pangatlo, dito na lang natin ilagay. Question mark, katanungan. Number 1, northeast area simula sa batong ito. Pangalawa, meron daw nakatira sa lugar na yon. Ang pangatlo, katanungan. Kaya hindi mo pa mapuntahan or hindi mo pa napuntahan ang northeast area. Dinugtungan ng question mark, may kasamang question mark. At dito naman tayo sa pangalawa. Ang ibig sabihin nito, sir, pagdating mo daw sa northeast area, sinasabi niyang may puok or lugar doon, pero mga mahina ang nakalagay doon. Ibig sabihin, mahinang mga tao kasi may nakatira nga or wala ng gamit. Yan ang ibig sabihin ng pangalawang marka na ito. Number 1 at pangalawa. At dito naman tayo sa pangatlo. Hindi na lang natin isa-isahin sa kanji mga katits dahil nako, medyo mahaba-haba talaga ang talakayan yan. Ito naman ang pangatlo. Paganyan ang pa-engrave or ganito ang pagka-engrave. Ganyan. Ang ibig sabihin nito, sir, land of the dead, libingan
ang tinutukoy niya. Kaya pala dito sa pangalawa, sinasabi dito na mahina, parang wala nang gamit ang mga tao. Dahil sa pangatlong sinabi niya ay mayroon palang lumang libingan sa lugar na yun. Dito naman sa nauna, mga nakatira sa isang lugar, pinasa ka dito sa mga mahinang mga tao o wala nang gamit. Dito naman sa pangatlo ay lumang libingan or lumang sementeryo. Ngayon, ang pang isa, pinaka number one, balik na rin natin kasi, ay mali pala, sorry. One, pang-apat pala itong mga katits. Dito tayo sa pang-apat, tanggalin natin lahat. Ito na yung pang-apat. Pagdating mo doon sa lugar na yun na tinutukoy niyang libingan sa pangatlo, ang tanging palatandaan doon, sir, ang lumang kahoy or mga lumang kahoy tulad ng baliti, nara, mulabi. Yun ang palatandaan sa lugar na yun. Kaya madali lang tukuyin. Simula dito sa una, sinasabi niyang sa pangalawa may combination meaning. Pangatlo, mayroon din na kailangan mong gumamit ng kumpas at puntiryahin mo ang northeast area. Northeast area na lugar na mayroon kang madiskubrihan doon. Sulat natin, ulitin natin ulit. Pagdating mo doon sa lugar na yun, sinasabi niya sa pangalawa, mga mahinang nakatira or wala nang gamit. Pagdating dito sa pangatlo, yun pala ay mga patay na dahil libingan ang tinutukoy niya. Pagdating dito sa pang-apat, ang tanging palatandaan, lumang punong kahoy. Ayan ang pinakabuong meaning dito sa mga naka-engrave na ito na apat. Isa, dalawa. Pero ganun pa man, ipapadala ko pa rin ito sa isang kasamahan ko, classmate ko na nasa Japan. Nagtuturo siya doon ng kanji, mga katiits. Kaya pag ako ay nahirapan, pinapakonsulta ko sa kanya dahil teacher siya ng kanji. Yan ang maibibigay kong assessment dito sa mga marka mo, sir. Sundan mo lang yung sinabi ko. Pero para sa akin, dahil ang ibang mga ganitong klaseng mga markahan o pagkamarka na literal talaga, sementeryo ang tinutukoy, gumamit ka ng kumpaser, baka sakali lang sa mismong ibabaw na ito, batong ito sa ibabaw niya, huwag ninyong basagin ang batong ito kasi napakasayang, sir. Walang laman ito, sir. Maniwala ka sa akin, walang laman ang batong ito. Kung may laman man ito, nasa gilid niya, nasa tabi lang. Kaya ang maipapayong kaibigan ko sa iyo, dapat na picturean tong bato na ito na buong buo talaga siya para makita natin ang forma or hugis. Ang pinukusan lang ni sir, ang video lang, bandang ibabaw. Dito lang nakunan, mga katits. Ganun pa man, ipalagay natin, i-drawing na lang natin kasi wala tayong makitang ano eh. Ayan yung bato. Lupa. Nakabaon naman talaga palagi sa lupa ang malalaking bato. Nandyan ang mga sign na naka-engrave. Iguhit natin para maintindihan mo, sir. Apat na sign. Para may close si sir at masundan talaga niya. Pag matsambahan mo ito, sir, huwag mong kalimutan si Code Raider. Apat na sign na magkatabi. Diyan. Dito sa ibabaw ng batong ito, gumamit ka ng kumpas. Diyan, sa gitna niya. Puntiryahin mo, sir, ang 309 degree. Isang halimbawa, ang area na yan, padireksyon, naka 309 or 308 degree. Sulat natin. 8 degree. Magsukat ka ng 7 to 9 feet. Malapit lang. Nasa 3 metro lang. Ibig sabihin, halimbawa, nandito yung pinaka 7 feet. 7 feet to
9 feet nandito sa tabi niya, sa areang ito. Pwede kayong magtisdig dyan, sir. Ayan, kahit mga 4.5 feet under lang. Sulat natin, 4.5 feet under. Ayan. Sabi ni Guy kong direksyon, 308 degrees or 309 degrees, 7 feet to 9 feet, simula sa batong ito, papunta dyan, maghukay kayo sa gilid ng batong yan. 4.5 feet ang lalim. At kung makachamba kayo dyan, huwag ninyong kalimutan si Code Reader. Yan ang paayong kaibigan ko sa inyo. Kasi paswertihan din talaga ang pag-treasure hunting, mga ka-teach. Tulad ng sinasabi ko minsan, kahit napakaganda ang mga signs sa area ninyo, pero kung hindi ninyo alam kung ano ang ibig sabihin, babasagin lang ang bato. Sayang talaga at wala nang masusundan ang ibang mga kasamahan nating ka-teach, lalo na't mapadpad sila sa lugar ninyo. Wala na silang masundan at mapagbasihan at maituro ang tamang target area or kahulugan ng mga marka. Ayan ang payong kaibigan ko sa inyo, mga ka-teach. Huwag kayo basta-basta magbasag ng mga batong klaro ang mga marka. Okay, sa pagtatapos dito sa simple assessment trading natin, sana nabigyan natin ng mga simpleng gabay ang isang kasamahan natin para mahanap niya ang target sa area niya. Ulit-ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you, mga ka-teach.